mga boss, good morning. Isang pa mga pagpalang araw sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong episode na naman tayo sa buhay bukid natin. Ayan na, nandito na tayo sa ano, sa bukid. At ayan, ako lang mag-isa. Gawa nung si Mrs. di natin sinama. At maglalaba daw. O, kahapon pumitas tayo. Hindi na natin na i-vlog. Ayan, may ano naman, may magandang balita tayo. Kahapong pagkatapos natin pumitas, dahil tinawagan natin si Tatay Sid. Ayan, tapos ng ano, nakapagbutas na tayo dun sa mais natin, saka dun sa ano, sa may okra. O, mamaya tignan natin. Ayan, magandang balita kasi na nabutasan na natin. At baga sa ano, mabilis na silang bubulas kasi sumingaw na yung lupa. Tapos kung sakali mang pag-ulan, yung puno nila natabunan na, medyo tumibay na yung ano, tumibay na yung puno nila. Sa mga susunod na linggo or araw, kahit na umulan ng malakas or humangin, may ano na sila, may laban na sila. Tara, tignan natin yung ano yung naano natin kahapon. Kasama nga natin si ano, si Tatay Sid. Ayan, kung gusto niyo maano yung episode na yan, mga boss, kung gusto niyo mapanood, pakibisita na lang yung bahay ni Tatay Sid or yung YouTube channel niya. Nandun tayo, nagbutas tayo kasama natin si Soy saka si Binatang Kalabaw. O si Soy, yun nga, kahit pa paano, nahahasa na natin siya sa ano, sa singkaw or sa guyuran, sa araro. Dati ano lang, sa may kariton lang. O ngayon, nagagamit na natin siya sa araro. Okay, tara, silipin natin yung natrabaho namin ni Tatay Sid kahapon. Ano mga boss, oh? Ayan. Dahil dito gawin yung ano niyan, yung tanim niya. Dito pinasukan ni Tatay Sid. Saka tayo. Ayan. Ayan. Natabunan na yung puno. Saka yung mga tumutubong bagong damo. Katulad dito. Ayan. Yung nandito, sigurado patay na yan. Yung nasa may dinaanan na yan. Ayan o. O, yun nga lang. Medyo, sabi ko nga, medyo dumalang yung ano natin. Yung rice natin. Pag-pray na lang tayo na kahit na dumalang yung ano natin, yung mais natin, makuha natin yung gastos. Ayan. O, basta namatay na rin yung damo. Ayan. Nung nag-spray tayo ng pang-uod, inaluan natin ng pandamo. Yung puro bilog lang ang namatay. Yun ang mabawas. Ito, talagang di makapatay yan. Yung tulis ang dahon na yan, sabi ko nga nung vlog natin. Itong mga ganitong damo, hindi mamamatay. Yan o. Yun. Yung iba talaga na tatabunan, hindi may iwasan yan. Ay, ano to? Pang ano to? Patuka. Yan o. Alam na alam mo mga boss yung ano, yung mais na patuka. Ano yung pinaka ano niya? May kulay pula or ma-brown. Samantalang yung puti. Ayan mga boss, oh. Puting-puti ay yung dilaw na sweet corn o yellow corn. Puti yung ano niya. Ayan o. Puti yung pinakapuno niya. Yan o. Yan ang pinagkaiba ng ano, patuka sa yellow corn. Ayan ito. Ano na yan? Dito, hindi na madalang. Halos yung tudling meron na. Ayan yung tinanabaho namin ni Tatay Sid kahapon. Nang makapananghali. Na yata, nung nakapag-aral tayo dyan,
alas 12. Parang ganun, 11:30. Yung mga basa, hindi pa naubos yung ano natin, no? Hindi pa naubos yung uod. May uod pa iba. O, sa isang araw, mag-e-spray ulit tayo dyan. Ano, mga boss, yung ano natin? Medyo malalaki na. Yung okra! Yan. Yung mga sa tabing punong mga baging, hindi namatay. Yung sa pagitan lang. Yung tinamaan ng araro, patay yan. Yun, no? Lalaki na ng okra natin, mga boss. Mabubula sila. Yun nga lang, sabi ko nga, huwag sana silang lumaki ng lumaki. Yung manabal ba? Or bumulas ng bumulas kasi pag tag-ulan, tumataas muna ng hanggang baywang yan bago mamunga. Sa bagay, nahirapan naman yung ano. Medyo nahirapan sila dahil nga medyo mainit. Baka sakaling hindi sila tumaas ng gano, agad magbulaklak na sila. Yan yung trabaho natin kahapon. Yan, magandang balita. At naararo na natin yung mga talim natin. Kahapon kasi, mga boss, hindi tayo nakapag-vlog. Kumaan ng ano din, yung memory nung ano natin, ng ginagamit natin, bull. O, may dalawang ano pa si Macy's. Bad, dalawa pa. Pali, isa na lang yan. Isang video. Hindi nga makapag-edit din si Macy's, gawa nung busy. Nung nakaraang araw, kasama lagi natin sa bukid. Ano, butin lang. Kahit pa paano, may nakakasama tayo. Ilang araw lang mag-i-spray ulit tayo dyan para yung mga uod na hindi natin tinamaan, i-spray ulit natin, baka sakaling mamatay na. Mga boss, ngayong maga mag-i-spray tayo ng ano, mag-i-spray tayo ng mga halaman natin, kahit yung ano na lang siguro, yung sitaw saka yung panigang. Hindi pa tayo nakakabili ng gamot na naman para sa pang ano, pantalbusin. Ayun nga, isa pa, mga boss, di tayo nakapag-vlog gapon na wala yung ano natin. Wala sa ano, focus, yung concentration. Gawa nga nung parang na napaglaruan yung mga ano natin, mga boss. Kung may magandang balita, syempre sa buhay ng tao hindi nawawala yung masama saka mabuti. Napansin lang natin nung isang araw pa, kahapon saka nung isang araw bago kahapon, tapos nung isang araw pa, tinanong ko na kay tatay kung anong yung lagay nung ano natin. Sinabi ko ganito yung lagay nung mga halaman natin. Sabi niya baka daw, tinanong ko muna kung yung palang gamit natin gamot, kung sakali man makaka-apekto or makakasama sa mga halaman natin or gulay. Pero para sa akin, dahil nakikita ko rin nung kasama pa natin siyang nagugulay, ganong gamot ang ginagamit niya, yun, maganda naman yung nagiging resulta or ano nung mga halaman. Pagkas ano, pinulot na lang natin yung mga kaalaman or ano natin kay tatay. Kaya yun ang gamot na rinirecommend ako saka ginagamit natin. Napansin ko yung mga halaman natin, nagkukulot yung dahon, tapos yung mga sa panigang, nag-aano siya, lumili yung dahon tapos medyo naninilaw. Yun ang sinabi ko kay tatay, na ganun yung ano nung halaman. Sabi niya sa akin, saka ba kumukuha ng tubig, tapos baka mainit kang nag-i-spray or matapang. Sabi ko, ganun lang ang timpla ko. Tapos, yun nga yung tubig ko nandun.
Sabi niya sa akin, huwag na daw ako maglalagay ng tubig doon. Kung mag-i-spray man ako, yung bagong, ano na, yung galing dito sa poso. Parang sabi ko nga, at nakita din ni Tatay Sid kahapon, yan, ano yung naging problema nung gulay na, yung sitaw natin sa mga sili. Ang suspecha din ni Tatay Sid ay ganito. Dahil sabi ko nga, di naman ganun kaganda yung mga halaman natin. Okay lang. Baka sabi nga, may nainggit. Or may nagloko dun sa drum natin. Linagyan ng, di natin alam, pero yun na ang pinakaano dun. Paglaruan yung mga halaman natin. Kasi mga boss, yung pang pandamo na agroxon or 2,4-D, kahit ihalo mo sa drum yun, di man kukulay dahil kulay brown yung ano nun. Yung tubig pa naman natin medyo malabo galing sa ilog. Yun ang suspecha natin. At may nainggit or napaglaruan yung ano natin, yung tubig natin, nalagyan ng gamot. Nakakapang-ano. Pero sabi nga ni Tatay, buti di tayo nagtatanggal ng ano, ng polyar na pandahon sa kapang bunga. Kung hindi tayo na ay kung nagta kung wala tayong nakaanong pandamo, ay pang-ano pandahon or polyar, malamang naubos yung mga halaman natin or naapektuhan ng gusto. O silipin natin yung ano, yung halaman natin. Pero dahil nga may polyar tayo, kahapon nag-ano rin tayo, nag-spray. Tinapakan natin yung polyar para makabawi yung mga gulay. O ngayon, umaga, hanggat medyo malamig din, mag-i-spray na naman tayo. Mabas yung mga halaman natin. Ay. Yan na. Maganda na sana sila. Saka may madalang ng mga kanyon or bulaklakan. Kaso ang difference yan. Ito mga baso. Tingnan mo. Tingnan mo yung ano nila. Pinakadahon nila. Nangulot. O, sampantahan yan. Medyo hindi man natin ano. Pero yun ang reality ka nga. Ano natin. Ano ba yung dahon, no? Wala naman silang maninira sa baba. Sa ilalim. Oh, malinis naman sila. Kaso nga lang nangulot. Buti ka mo kahit napapano. Hindi naapektuhan yung paghaba ng usbong. Ano ba sa? Tingnan mo naman parang mangutsaron. Parang chicharon yung ano niya, dahon niya. Pero mga boss, itong bago. Tingnan mo. Maganda na. Hindi na siya kulot. Pero yung nung nag-spray tayo, ito yung mga dahon na bumubulas nun. Ang prediction, medyo inano yung tubig natin. Di ba mga boss, yung tubig natin nandun lang sa ano? Nandun lang sa may dulo dun. Baka nalagyan ng konting ano. Kasi mga boss, yung do sa ano na yun, yung sa 2,4-D or agroxon, kahit bigyan mo ng isang kwako or isang takip nung, or isausaw mo lang yung tingting or lagyan mo lang ng konting ano yung sa drum na yun, aapekto na yun. Buti na lang hindi ganun katapang. Talagang inaano lang tayo. Siguro binibiro. Dahil nakikita yung mga halaman natin, yung sili, medyo maraming bunga, tapos yung sitaw. Tingnan nyo naman mga boss, kung di naging ganyan yung dahon yan, ganito nakakapal yan. Ito ay di na naapektuhan gawa nung patanda na.
ang naapektuhan talaga yung pabulas pa lang, yung palaking ano. Ito bago na lang yan mga boss. Yan, mga bagong ano na to, dahon. Buti ka mo di tayo nawawalan ng foliar sa pandahon, kaya hindi, kahit naapektuhan nung unang, nung nag-spray tayong doon sa ano, ayun lang yung nangyari. Pero yung panibagong nagbuusbong, ayan, maganda na naman. Ano siya, kahit na, ayan, talagang medyo dilaw yan. Hindi siya kulot. Ayun, tingnan naman natin yung ano, doon sa may sili. Naapektuhan din mga boss yung sili natin. Yung dahon niya sa ano, lumiit. Pero may ano na yan, may foliar na rin sa pa ano, tapos may kataba na rin. Tapos yung mga ano niya, nababakong or hindi natutuloy, naninilaw yung mga bulaklak na bago. Yan mga basa. Ito. Yan mga basa, lumiit yung ano, tapos yung bulaklak, ayan, naninilaw siya, nababakong. Pero yung unang ano, ito siguro nung nakapag-spray tayong may linoko yung drum natin, nakalitaw na yan. Ayan, okay naman siya. Pero yung ngayon, ayan, mga naninilaw. Tapos yung dahon mga boss, tignan mo, lumiit, tapos medyo dilaw. Ito siguro napuruhan to. Baga sa ano, yung pito natin, natutukan yan, kaya ganyan yung nangyari. Ayan o. Minsan kasi, hindi naman natin ano, nababasa ng gusto. Ayan o. Kaya malaking panginayang natin. Dapat yung mga bulaklak na to, magiging ano na siya, matutuloy na. Ayan o, natutuluan siguro. Tingnan mo mga boss yung ano naman, yung dati pa. Ayan, pagaganda naman. Yung usbong na umuusbong sana, lalabong pa siya. Yun ang naapektuhan. Ano lang ito mga boss? Baga sa ano, matabang lang. Hindi talaga linagyan ng marami yung drum natin. Parang yung ano nga lang, sinusubukan tayo, binibisit. Hindi nila intention talagang mamatay ng yung mga ano natin, halaman natin. Yung intention lang nila mambisit or tawag dito, makaperwisyo ng hindi ano lahat, ng hindi papatayin talaga yung gulay. Yan, katulad yan. Nangungulot yung sa sitaw, tapos yung sa sili din nangungulot, tapos yung mga bungang bulaklak sana na tutuloy ay hindi natuloy. Ayan, yun nga, napaglaroan yung drum natin. Kaya mas maano din, hindi natin masasabi kung sino or kailan. Pero sa pantahan natin, nung huling nag-spray tayo na kumuha tayo ng tubig dito sa drum. Ayan mga basa, dito. Ito, itong tubig na to, itatapon na natin. Ilong mabas kahit na lagyan ng ano yan, hindi halata. Yan. Medyo nanilaw din ano, yung mga ano natin, mga siling talbusin. So yan. Maraming raksi yung mga boss, ano, hindi na natin masasabi. O kung minsan, tulad nga ng ano, hindi agad tayo nakakalusong, doon muna tayo doon sa likod. Kaya ang recommended ni tatay, ang sabi niya sa akin, lahat ng gamit na ginagamit mo sa halaman, uuwi natin. Saka kung mag-i-spray man tayo, hindi na tayo mag-i-imbak ng tubig doon. Para maano na, hindi na maulit yung nangyari sa mga halaman natin. Panginayan natin mga boss, tignan mo naman. Maganda na sana, makapal na. Yun o.
Kala lang na, kala ko lang nung ano, nasobrahan sa gamot. Tinanong ko kay tatay kung tayo yung pagtitimpla ko ba ng gamot na ganito, ganito karami. Kapag na na-spray ba sa halaman, ay ganito yung mangyayari. Hindi, sabi niya nga sa akin, yung gamot natin ginagamit na Danit saka Selectron, pinag-aganda pa ng gusto yung ano, yung halaman saka pinaano yung bunga, bunga saka yung pinakikinis saka pinalalago yung mga usbong. Kaya yun ang gamit natin sa sitaw saka sa sili sa mga halaman natin. O tapos ganun nga lang din yung ano ko, yung timpla natin. Sinabi ko, ganun yung timpla natin. Kako, di ba matapang nun? Hindi naman daw. Medyo matabang pa sa timpla niya dati. Nung siya nag-aalaman ng sitaw. Ayan, nabuo yung ano natin, yung prediction natin o yung sa pantaha. Tapos nakita din ni Tatay Sid, kahapon niya kasama natin dyan. Sa tagal na daw niya magsisitaw, gamit ginagamit daw din niya yung gamot na yon. At hindi nagkaganyan yung mga halaman niya sitaw. O yun lang ang pinaka ano daw kaya nangyari yung ganyan. Napaglaruan yung tubig natin na nakaimbak doon na ginagamit sa pag-spray. Ayan na. Isang ano na sa atin yun. Isang moral lesson na. Dahil di naman hawak, di natin hawak yung mga isip ng ibang tao. Iba-iba yung pananaw natin sa buhay, saka pag-iisip. Sabi nga ni tatay, wag daw ako masyadong magtiwala. Baga sa ano, mag-advance tayo ng isip kahit na ano, para di na maulit to. Di na tayo mag-iimbak ng tubig doon. Kung mag-iimbak man tayo, dito na. Dito kasi sa tabing kubo, hindi masyadong ano. Kung gusto man nilang lokohin yung ano natin, nasa ano na lang, nasa tabing kubo, may aso naman tayo. Saka malalaan natin. O yan. Ilang alos isang karga lang naman itong sitaw. Mag-aano na muna tayo. Ano natin sa ano ngayon? Biglain natin sa foliar para makabawi. Makabawi yung ano nila, yung usbo nila saka yung kanyon or labasan ng bulaklak. Saka yung sili. Kakalain din natin ng ano, bobombahin din natin ang foliar para makabawi yung dahon nilang lumiit sa kanan nila para lumaki ulit. Ayun mga boss, dito na tayo sa poso kumukuha ng tubig ngayon. Yun, kahit na may tubig pa yung drum na yun, tatapon na natin yun. Mga boss, tapakan na lang natin. Dati ano, timpla lang natin dyan, tatlo. Ngayon gawin natin anim. Anim na kwako. Tapakan natin yung foliar, saka yung Danate. Yun na muna yung anim natin. Ayun mga boss, start na muna tayo. May mga ano na sana, bunga. Madalang ng bunga. May mga boss, oh, mga bulaklak. Sa kabila. Ayan na, oh, may mga bulaklak na. May mga boss, oh, may madalang ng bulaklak. Oh. Ayan na. Oh. next week, marami na yan. Medyo madamo na nga lang mga boss. Hanin na lang natin yan, lilinisan natin, dadamuhan natin. Ayun mga boss, tapos na tayo sa sitaw. May sumobra tayong konti, hindi na natin doon sana. Nakadalong tuding tayo doon sa may sili. Dalawang karga siguro. Kaya na yan. Tara, karga muna ulit tayo. Ayun mga boss, ano naman sa sili. Halos madamo na lahat ng mga alaman natin. Kailangan makapagdamo na tayo. Mabos, pairin na tayo. Sakto lang yung ano,
sakto lang yung dalawang karga. Ayun, mabasa. Tapos na tayong mag-spray. Tingnan muna tayo. So, ayun nga pala mga boss. Kumuha tayo ng kawayan. Ayan yung mga nakakalat na kawayan dyan. Pinagkukuha natin para gawing tulos o serga sa mga sitaw natin. Ayan pwede na siguro to kahit na mga maano na, matuyo na. Pansiserga natin sa mga ano natin. Yumuyo ko na kasi mga bas. Yan ano naman sila. Halos medyo makakapal naman kaya pwedeng gawin ano yan. Serga dito sa dulo. Kahit masergahan muna natin kabila ang dulo. Ayan kasi nagbababa na siya. Bumababa na. Ayan para mahatak. Para tumaas yung ano. Lalagyan natin ng ano dito yung alambre. Tapos magagawa tayo ng tulos dito. Ang problema naman natin yan, wala tayong maso. Pangbaon ng mga tulos. Pero i-prepare muna natin yung mga tulos. Gawin natin serga. Kulang pa. Ano pa lang yan? 10. O kailangan natin dito 12. Dito sa kabilang dulo. 6 saka 6. Tapos doon sa gitna 4. O yan, kulang pa rin yan. Ayan mga bas, nagpalipad tayo ng ano kanina. Pinawisan tayo. Saka amoy gamot. Kaya kumuha na rin pala tayo ng ano sa bahay. Ng tulos na paserga. Ito, pinutol na natin agad. Ayan, nandiyan pa yan natin. Mga gamot natin. Ito, kahit na medyo luma. O ano naman sila. Medyo mahaba at ano, puno. Ayan, hindi masyadong ano malalaki butas. Ayan na, nag-start na rin pala tayo. Naglagay ng yung nakuha natin na unang tulos. Ayan. Pinabaunan natin ng tubig para madaling bumaon. Ayan na, medyo makulimlim ang araw ngayon. Kanina medyo mainit. O ngayon makulimlim na. May ano yata, may balak yatang umulan. O yan mga boss, naano na natin yung mga tulos. Ayan, hindi pa natin nabaon lahat. Yung dalawa na to, hanggang doon sa pangatlo. Dahil medyo gulod, matigas. Pero yung nasa dulo na yung dalawa, tatlo. Medyo maano na ibaon. Malalim na. Ito nga pala mga boss, yung pinangaano natin. Pinambabaon natin, maso na bakal. O dati mga boss, nung nagbabayag talaga si tatay, ang gamit na maso niya, yung ano, gumagawa talaga siya ng maso na ano, kahoy. Pinaka anong ginagamit ni tatay nun na ginagawang maso, yung ipil na katamtama lang yung laki, mga ano nung mga 6 liters na galon. Alos ganun siya kalaki. Alos ganun din siya kahaba ng iksi siya ng konti. Tapos yung pinakapuno ng ano, ipil. Ipil ang kadalasang ginagawa ni tatay nun. O yan, kaysa gagawa pa tayo ng ipil, may maso naman tayo sa bahay na bakal. O ito na gagamitin natin. Dati kapag marami kang binabaon na mga tulos, yun talaga yung ginagamit ni tatay. Gumagawa talaga siya ng ano, ng maso na kahoy. Para ano niya, hindi nabibiyak yung mga tulos o panserga. Ayan, ngayon, dahil nga unti lang naman, pagtsatsagaan na natin kahit pa unti-unti natin binabaon. Tinalagyan na natin ng tulos. Nalagyan na natin yung mga ano, lambre sa kayong tulos. Yung alim dito sa bungad. Ito mga baso. Nabaon na natin lahat at naragyan na natin ng serga na alambre. Ayan mga baso. Ayan. Ayan dun. Anim na ano yan. Anim na serga. Ayan. Naragyan na natin ng ano. Ayan. Matibay na. Anim na sa dulo.
Yung nakalawlaw dito kanina mga boss. Yan o. Ibay na. Yung doon pa niyan, hanggang gitna lang yung mga ano niyan, matibay. Yung sa gawi doon, aanoin din natin. Lalagyan din natin ng serga. Pero painga muna tayo. Mainit eh. Malisangan kahit na walang araw. Ano ba sa strut na tayo dito? Ibabaw na natin ng ano, todo. Naregenerar natin ang alambre. May serga na sila. Ayan. Matibay na. Hindi na lumalab kayo mga alambre natin. Ayan. Okay na. Ayan. Tatag na. Kahit maglambiting ka na, hindi na yumuyuko. Ayan. Balik muna tayo sa kubo. Makainom. Saka mapagpahinga ng konti. O siguro oras na rin. Mag-aalas 4 na yata. Pahinga lang tayo tapos saanin natin yung mga alaga natin. Asikasuhin natin. Uwi na rin tayo.